Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi-umano sa mundo ng social media. Tila pahiya nga ang kamera na ito sa banat ni Attorney Soplico. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang isiniwalat niya nga ang mga hangarin ng kamera na ito at mga tongresista. Dahil kung titingnan natin mga kaibigan ang nakaraan nga na naging mainit, na naging bakbakan nga ni Ka Eric at Dr. Lauren Badoy sa mga tongresista na ito, ay talagang mainit nga. At kung tila pag-aaralan nga natin ay malalim, kami naman nagkakamili na news anchor. Ngunit bakit ang SMNI lang ang kanilang tinitira? Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang may iba pang intensyon ang mga kamera na ito at mga pool politiko na talagang pabagsakin ang supporters ng mga Duterte. At kung titignan natin ang binabalita nga nila at binabanita nga ay talagang ang mga CPP, NPA, NDF ay talagang binabanata nila at isinisiwalat ang kanilang mga taktika. Kaya naman pinag-inita ng SMNI, lalong-lalo pat kakampi ito ni VP Sara Duterte at ni Tatay Digong na talagang kilala natin na tagahanga nila at supporters nila ang broadcaster ng mga ito. Kaya naman talagang pilit na pinapabagsak ng mga pool politiko na gahaman sa kapangyarihan para wala nang magsuporta kay VP Inday Sara at Tatay Digong. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pahiya nga sila dahil lamang sa kanilang personal na interest ang kinilang ginamit para mapakulong si Ka Eric at Dr. Lauren Badoy. Nung nakalaya nga ay talagang kahihiyan at marami nang nagtatago sa kanila dahil hindi nila matanggap ang katotohanan at pahiya sila mismo sa harap ng mga publiko. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung ano ba talaga ang gagawin ng SMNI dahil next year po, meron na namang another hearing? Oh, di ba? Ngayon, ang tanong mga kaibigan, what is so special about SMNI? Yan po ang tanong. Alamin po natin yan kay Attorney Rolex Soplico. Ito na po mga kaibigan, i-play na po natin guys. Size, yung unang atake po sa atin ay ganito. Sabi nila, responsibility to the public, section 4. Sabi nila, kayo ay nagpeddle ng fake news. Ang sabi naman ni Ka-Eric, Selly, sabi ah, nagtatanong lang ako eh, fake news na ba yun? So ang sagot ko dyan ganito, alam mo, pinag-usapan niyan public funds partner at public officials. Dapat hindi tayo balat sibuyas. So bawat pagkakamali ba, pwedeng, ano? Ang response dyan ay pagsasara. What is so special about SMNI na ang kamera gagastos ng panahon? Ha? Pera. Oh, para lamang igugol dito sa tatlong hearings na uupo doon ng anim na oras, partner. Tatanungin ng maikli. Ano, what is so special? Ayan po, mga kaibigan, si Attorney Soplico. Ito na yung franchise. Yung unang atake po sa atin ay ganito. Sabi nila, responsibility to the public. Section 4. Sabi nila, kayo ay nagpeddle ng fake news. Yan. Peddle ng fake news, ha? Well, ang sabi naman ni Ka-Eric, Selly, sabi ah, nagtatanong lang ako eh, fake news na ba yun? Okay, so ang sagot ko dyan ganito, alam mo, pinag-usapan dyan public funds partner at public officials. Dapat hindi tayo balat sibuyas. Tsaka hindi rin yun kumbaga news na newscast na talagang ano. Hindi, live to. Commentary yun eh. Oh, ngayon tinatanong ako dito, sinabi ko nga ano, hindi naman namin pwedeng sabihan ang anchor kung ano ang sasabihin, paano sabihin, kung kailan sabihin. Siguro, pagbubusal yun. Baka ang gusto nila, yung nauuso na ngayon, attorney, na artificial intelligence. Akala mo, yung napapanood mo, tunay na tao, hindi na pala. Ilalagay mo lang kung anong doon. Baka gusto yun yung ano. Ito pinag-usapan natin, AR. Press freedom, ha? Press freedom is the bedrock of democracy. Can you imagine yung demokrasya na walang press freedom? Ako po. Lahat tayo robot? Oo. Walang ganun. Mag-ingat na. Walang ganun. Mag-ingat tayo. Tanggalin ang press freedom. Bawal na lahat tayo. Paano yung mga whistleblower na yan? Wala na.
Parte may batas naman eh. Yung protection sa kanila. Okay? But they do so at their own risk. Dapat alam nila. O ngayon ito ha. Ano nakalagay dito sa prangkisa ng SMNI? Nakalagay yung responsibility to the public. Nakalagay yung phrase, no? Ito ha. The grantee, no? Shall not, no? Deliberately, ano ito, ito. Shall not ito partner, basahin ko diretso ha. Dissemination of deliberate false information on will or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Ulitin natin ng mga salita ha. Dissemination of deliberate false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Dahan-dahanin natin yung buzzwords ha. Alam mo, pag nag-review ka ng bar, may buzzwords yan eh. Sa batas, narinig mo. Yun ang importante. Anong buzzwords dito? Dissemination of deliberate false information or willful misrepresentation. Ang buzzwords po ay deliberate false information at willful misrepresentation. So, ang ginawa ba ni Ka-Eric ba? Does that amount to deliberate false information? Does that amount to willful misrepresentation? Tatanong lang siya eh. So, ano ba ibig sabihin ng deliberate? Ano ba ibig sabihin ng willful? Di ba sinasadya? Huh? Sinasadya na pagsisinungaling? Nagtatanong lang siya. Di ba? O, pangalawa, ito pa. Tao lamang tayo. No, prone to mistakes, partner. May mga kuryente dyan sa ano na ito, sa industriyang ito. Ano yung kuryente? Pasahan ka ng false information. Na na-broadcast mo na, then na-realize mo, mali pala, kaya na-kuryente ka. Tinatanong din. So ngayon ito, nangyayari ba yan sa, ano, nangyayari ba yan sa industriya? Whether sa broadcast o sa print media, na nagkakamali din yung source mo? Of course! Tao lang tayo. So bawat pagkakamali ba, no? Bawat pagkakamali ba, pwedeng, ano? Ang response dyan ay pagsasara? Halimbawa, may dyan sa kongreso, di ba, may nasuspend dyan. So pwede natin ilahat ba yung buong kongreso, ipasara natin kasi may nasama. Partner, ito na ngayon. Hindi naman ganyan, di ba? Ito laruan to ni Bea. Oy, Bea. Ito si Little Pony. Bea, thank you ha. Si unicorn yan siya. Oo, unicorn yan siya. Little Pony, di ba? Okay. Ito na, Bea. Bawat ba pagkakamali nito, dapat ipapatayin siya? Uy. Iubos siya siguro yung kabayo sa mundo. Wala na tayong maririnig na broadcaster sa kahinginan, partner. Sorry. Pag bawat pagkakamali ni Little Pony, pinatay natin. No? Bawat atake nito, bawat kagat nito, deadly, patay ito. Ganun ba yon? Hindi po. Bawat atake ng kaliwa, sasara natin. Bawat atake ng kanan, sasara natin. Naku, wala na matirang radio station, TV station, dyaryo sa bansang natin. Tapos, yung pag-encourage natin doon sa mga nagsusumbong attorney, wala na. Wala na. Oo. Diba, yung sa binuksan dati ni, ano, ni PRRD na 8888 na nagalit pa siya sa isang telco na gusto niyang ipasara yung telco na yon. Kasi nga, every time daw, maraming nakakarating sa kanya na reklamo na every time daw tumatawag sa doon sa 8888, laging busy yung linya. So wala na tayo, di ba? Mas the more tayo na encourage na isumbong. Oo, partner. So, wala na transparent. Ngayon, may remedyo ka ba? Of course, may remedyo ka. May libel laws. Tama. May civil, may mga civil cases ka pwedeng pinail. Meron kang remedyo. So yung bawat pagkakamali ng broadcaster, assuming arguendo na nagkamali talaga siya, no? Ay hindi po dapat bubusalan siya. Kung gagawin natin yun ang bawat pagkakamali, isasara natin ang stasyon. Wala na matirang stasyon sa Republika ng Pilipinas. Wala na matirang TV station sa Republika ng Pilipinas. Wala na rin matirang dyaryo dito. Yes. Okay? Klaro yun, partner? Baka may tanong ka, partner. Baka may tanong yung nanonood sa atin eh. Diretso lang. Di ba? Okay. Pangalawa. Ito. Ito na, pangalawa. Itong sinabi niya. Ito. Ito sinabi ng ano, ano ba tawag ito, partner? Ano? Reindeer? Hindi si T, no? Hindi. Baka si T yung sasabihin natin. O, ilabas natin ng konti si ano, para makita. O, ito. Itong tirada nila, Section 10.
Ito yung provisions on sale, lease, transfer, grant of usufruct or assignment of franchise. Okay? Ang sinabi nito, hindi mo maaring mag-transfer ng controlling interest ng shareholdings mo kasi korporasyon ito. Kung mag-transfer ka ng controlling interest ng shareholdings mo, kailangan mo ng prior approval ng Kongreso. Oh, tanong, ano ba ibig sabihin, partner, ng controlling interest? Ito po, ang controlling interest po, 50% plus ng stockholdings. Kung nag-transfer ka ng mababang doon sa 50% plus, hindi kailangan ng prior approval of Congress because hindi mo nakamit ang requirement ng controlling interest. Klaro ba yung partner? Ulitin natin, ano ba ibig sabihin ng controlling interest? Ang controlling interest, ang ibig sabihin po niyan ay 50% plus. Maaring 50.4. Controlling interest ng partner, ha? Maaring 50.1. Huh? Maaring 60%. So, above 50%. Ang ginagamit, 50% plus. So, pag nag-transfer ka, nagbenta ka ng shares of stocks mo, no? No? Sa isang investor at binigay mo 50% plus, then, yan po ay pagbebenta ng controlling interest. Then, kailangan mo ng prior approval of Congress. Yan. Ano mangyari pag hindi mo kumuha ng prior approval of Congress? May violation ka ng prangtisa. Tanong, ilang percent ang nag-transfer doon sa FIBOS Capital Holdings Inc.? 46% po. Nireport yan sa SEC. 46% lamang. Ang tanong ko, is 46% equals to 50% plus? Naku, maski yung anak ko si Pipa, grade 1 sa dyan, sa eskwelahan dyan sa Medas Marinas, alam niya na ang 50% ay hindi po equal to 46%. Yes. Therefore, kung 46% lang ang tinransfer mo, kailangan mo ba ang prior approval ng Kongreso? Hindi po. So bakit ka nag-i-insist ngayon na prior approval? Because hindi mo naintindihan na ang 50% hindi katumbas ng 46%. Nakuha niyo, partner? O baka may tanong, partner, ha? Maraming nagbibigay dito ng mga komento. Pero mas maganda, attorney. Siya pa. Mapaliwanag pa natin. Ito pa. Pangatlo, ang tirada. Dispersal of ownership. Ano ba itong dispersal of ownership? Yung po ay ayon sa ating saligang batas na dapat public utilities kasi ito, telecom companies, dapat mapagmamayari din ang publiko. Okay? Kaya lang, kung idaan mo sa stock exchange yung pagmamayari, walang bibili dyan. Kasi depende ang tao na buwibili ng shares of stocks doon sa stock exchange, buwibili lamang doon sa kumikita o blue chips na mga kumpanya. Marami dito, ha? Ang blue chip na kumpanya dito sa republika natin, yan ang binibili nila karamihan. Pwede ba magiging example, partner? Ha? Halimbawa, PLDT. Yan. No? So, PLDT, hawak yung Smart. So, maraming buwibili dyan. No? Shares ng Ayala, maraming buwibili dyan. Ayala, maraming pagmayari. So, buwibili dyan, traded dyan sa stock exchange. Kung i-trade mo itong SMNI, baka walang bumili. O baka hindi tanggapin sa stock exchange. No? Pero mayroong provision dito, dispersal of ownership. No? Basahin natin, ha? In accordance with the constitutional provision to encourage public participation in public utilities, the grantee shall offer to Filipino citizens at least 30% of its outstanding stock or a higher percentage thereof that may hereafter be provided by law in any securities exchange in the Philippines, provided that in cases where public offer of shares is not applicable, the grantee shall apply other methods of encouraging public participation by citizens and corporations operating public utilities as allowed by law. Non-compliance therewith shall render the franchise ipso facto revoked. Partner, may narinig ka bang deadline? May nakasad po ba dyan? Ulitin natin, ha? Partner, isa-isahin ko, ha? Okay. Isa-isahin ko, ha? In accordance with the constitutional provision to encourage public participation in public utilities. Oh, partner, may deadline ba doon? Wala. Wala. Diba? Okay. Oh, pangalawa, the grantee shall offer to Filipino citizens at least 30% of its outstanding stock or a higher percentage thereof that may be provided by law in any securities exchange in the Philippines. Partner, meron makabang narinig na deadline o timetable? Wala.
Wala rin akong narinig na attorney. Okay. Provided that in cases where the public offer of shares is not applicable, may narinig ka ba, partner? Wala. Wala rin. Wala rin. The grantee shall apply other methods of encouraging public participation by citizens and corporations. Wala rin nabanggit. Wala rin. Hmm. Operating public utilities as allowed by law. May narinig ka, wala? Wala rin. Oh. Walang time. Non-compliance therewith shall render the franchise ipso facto revoked. May narinig ka deadline? Partner? Wala rin. Alam nyo po, wala nakalagay ng deadline. Bakit minipilit nyo na may deadline na wala naman doon? Hindi ko maintindihan. Awa. Nakikita nyo, no, na may anay doon na wala namang anay. Diba, partner? Mm-hmm. Oh, ito ngayon. Itong Republic Act 11422, ito yung prangkisa ng SMNI. Naging batas ito, no, noong, ito po, August 22, 2019. Sa makatuwid, 2023, apat na taon pa lamang ang dumaan. At ang expiry date nito, 2044. O, itanong nyo ako, paano ko nag-comply ito noong 2040? O, partner, 2040, pwede pa ba? Of course, walang deadline eh. Mm. Paano ko nag-comply in 2041? Of course, walang deadline eh. Paano ko nag-comply in 2043? 1 year before the expiry date. Wala namang deadline eh. So, may ano din yung ano, may kulang doon sa batas sa attorney. Eh, walang deadline eh. Ah, halimbawa, ito binigay sa atin na 25 deadline. Years. So, kumbaga, kung walang malinaw na deadline na doon, obligado pa rin siya pero within sa period ng 25 years. Sa period ng term ng prangkisa. Mm. Eh, kung wala. Mm. Eh, kung wala yan, kung wala ba sa batas, i-insist mo na dapat ganito ang i-interpret ba siya na dapat mayroon dapat pa rin na may ano yan. Alam mo, partner, hindi pwede. Ang unang rule ng statutory construction. Yan pa rin, ha. Ang tinuturo yan sa ano, ha, sa College of Law, partner, ha. Statutory construction. Paano mo basahin ang batas? Ha? Ang unang rule diyan, verba leges. Reading the law as worded. Eh, wala kang nakita eh. Kung may nakita ka dyan, naku, sir, palitan mo na yung ano mo. Ano mo tawag ito, partner? Gapas? Antipara? Glasses? Antipara. Oh. Nung araw, yung lolo ko tawag gafas eh. Oh, later on, tawag sa Iloilo, antipara eh. Oh. Ngayon, tawag dyan, glasses. Palitan nyo yung glasses nyo. Hmm. Baka ibang nakikita nyo. Wala po. Walang nakalagay na deadline. Oh. At any rate, anong ginawa ng korporasyon? Ng SMNI? Hmm. Oh. Ang ginawa ng SMNI po, nagsumulat sila, tinanong nila sa SEC, tinanong nila doon sa Committee on Legislative Franchises, na dinideny naman, no, ng Committee on Legislative Franchises, kung pwede ba ito, magkaroon na lang sila ng cooperatives. Kasi wala naman nagagay cooperatives eh. Maski na other methods nakalagay, wala nakalagay na cooperatives. Tapos sinight nila yung mga ibang provisions, similar provisions that contain an express provision of resort to cooperatives na maari lang gawin ang cooperatives. So, sumulat nila sa Securities and Exchange Commission. At ano pang ginawa? Nilagay nila as a stockholder, mababa pa lamang, itong cooperatives. Merong cooperatives na nilagay. O, anong pangalan ng cooperatives, partner? Ito, lagay natin, ha? Ito po. Ang pangalan ng cooperatives po, ito na. Jesus Christ Workers Members Cooperative. JCWMC. O, 0.19%. So, nandito na yung mekanismo to comply with the provisions ng batas. Di ba, partner? Mm. Nandito na yung mekanismo to comply sa provisions ng batas. So, yun ang partner ng problema dito. Dissolve na, di ba? Kung inallow lang sana tayo mag-explain. Mm. 3 points ang binato sa atin nitong dambuhalang deer na ito. No, against dito kay, ha? Sa maliit. Kay SMNI. Committee on Legislative Franchises, binato. Ito. Tinatawag si SMNI, si Little Pony. Yun, partner, ang punto dyan. Pero paano yan, attorney? Kasi at the end of the day, sinasabi nila, pribilehiyo lang yung prangkisa. Tama yun. And yung pag-translate noong batas na yon, base lang din sa kanila. Kasi gagawa sila ng panibagong batas na magre-repeal doon sa existing na batas.
paano natin, meron ba siyang pamamaraan, paano pa natin siya na maagapan kung tama ba, or paano nila malalaman na tama, paano natin malalaman na tama yung kanilang interpretasyon sa batas? Oh, partner, ito na ngayon ang ano ko ha. Ito ngayon yung, kasi, ano na natin ngayon, pwede na natin i-distinguish itong kaso ng ABS-CBN sa kaso ng SMNI. Okay po. Ang kaso ng ABS-CBN, ganito po yung nangyari. Nag-apply sila ng renewal ng prangkisa. Natenga sila doon. Hanggang dumating sa punto na napaso yung kanilang prangkisa. Nag-expire. Paso. So therefore, pag nag-expire doon, there was nothing to renew. Nagkaroon sila ng panibagong, dapat ang application nila, grant na, partner. Application for the grant of a new franchise. Hindi na renewal. Nothing to renew eh. Napaso ka na eh. Ngayon, sa punto na yan po, nag-a-apply ka ng prangkisa, pribilehiyo yan. Di ba? Pribilehiyo yan. Therefore, it's discretionary sa kamara kung bigyan ka ng prangkisa or hindi. Bakit kamara? Again, ulitin ko ha. Because franchises, sabi ng ating 1987 Constitution, shall originate exclusively from the House of Representatives. But the Senate, no, may concur with proposed amendments. Pwede mag-concur, no? So, private bill yan, ha? Ang, ano, ang prangkisa, ang kanyang origin, exclusive, doon po sa Kamara. At ang particular committee doon ay ang Committee on Legislative Franchises. So ngayon, ulitin ko ha, sa case ng ABS-CBN, napaso ang prangkisa. Therefore, the grant, hindi pribilehiyo na lang. Ito sa kaso ng SMNI, ang SMNI po, na-renew ang prangkisa, binigyan siya ng prangkisa in 2019, August 22. Therefore, sa ngayon po, 4 taon na nakaraan, hawak niya yung prangkisa niya. So, pinapatawag sa ngayon, sasabihan siya, violation mo ito. Therefore, iparibok namin ang prangkisa. Ang tanong ngayon, ang kamara lang ba ang may karapatan ng paribok ng prangkisa? Hindi po. Ang prangkisa ay Republic Act. Ang batas lamang ang makarepeal or maka-amendar ng isang batas. No? A law can only be amended, refilled, or modified by another law. Therefore, kailangan ng batas. That's why, itong si Congressman Gutierrez ay nag-file po ng House Bill number 970. Nirecommend niya for repeal ang Republic Act 11442. No, na 11422 na ang prangkisa ng SMI. Ano mangyari ngayon dito? No? It takes two to tango. Hindi pwedeng kamara lamang, darating ito sa Senado. At doon po sa Senado, magkaroon uri ng hearing. Okay. Ito. Balikan natin legislation. How a bill becomes a law. Partner, how a bill becomes a law. Now, may special provisions kasi private bill itong ano? Private bill itong franchise, no? Ang nakalagay dyan, art. Appropriations, revenue, tariff, and all private bills must originate exclusively from the House of Representatives. But the Senate may concur with proposed amendments. Yan ang nakalagay sa ating saligang batas. So galing dito, paakyat doon sa Senado. Yan ang proseso ng legislation. Ngayon, pag-file mo dito sa Kamara, okay, pag-file mo, first reading, kasi may requirement na 3 readings eh. Pag first reading, i-refer yan sa Committee on Legislative Franchises. Kaya magkakaroon na doon, hearings. No? Hearings. Pwede amendments doon. Pagkatapos may committee report. Ang committee report po, reported out for second reading. Basahin on second reading. Again, pwede amendments. May debate on second reading. Pagkatapos po, basahin yan on third reading. Itong tatlong ito must be done on separate days. Unless certified urgent ang batas. Hindi naman to certified urgent eh. Private bill ito eh. Okay, ngayon, pag ano dyan, pag approve on third and final reading, na-transmit yan, enrolled copy. Ano yung enrolled copy? Sa tabi ng batas, may numero. Ito, katulad dito, partner, oh. Kita mo? O, enrolled bill, yan. Ayan. May perma ng Secretary General. May perma ng Speaker of the House. Then, it will be transmitted to the Senate. Pagdating sa Senado, again, three reading principle applies. Okay, ano mangyari? Basahin ulit.
First reading, then referred to the committee. Ano ang katumbas ng committee? Doon po, sa Committee on Legislative Franchises, dyan sa Kamara, Committee on Public Services. Ang chairman doon si Senator Grace po. Hmm. So, refer yan doon. Pag-refer doon, may hearing uli. Debate. Amendments may be introduced. So, ang action ng committee, aprubahan ba? Pag-aprubahan, i-report out on Bahaya Committee Report hindi na yan, para sa second reading. Hindi na po ba yan dadaan sa bicam? Depende, partner. Kung maaprubahan, makaiba, dadaan sa bicam. May ang tawag dyan, disagreeing provisions. Yes. So at this point, wala pa. Ang dumadaan lang sa bicam attorney ay yung hindi... Mag-agree. Hindi mag-agree o iba-iba yung... Magkaibang versions ang inaprubahan ng Kamara at ng Senado. Kapag i-adapt lang ba yung version ng Kamara, yun, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. At hahantong yan sa presidente. Tama yun. Sa presidente, pepermahan din ng presidente or not. Or i-veto niya. I-veto niya. O di kaya ay kung hindi naman niya pipirmahan, mag-lapse into law. Mag-lapse into law, pwede rin. Pero ito yung isa sa mga tanong ko. Sige, partner. Diba sa paggawa natin ng gumawa ng batas sila. Okay. Halimbawa itong sa franchise natin. Tapos gumawa ulit sila ng batas para i-repeal. Okay. Pwede ba yung questionin sa Korte Suprema na mali yung batas na nagre-repeal doon sa isang batas kasi wala namang paglabag? Alam mo, partner, dalawang schools of thought. Ha? Kasi kinakausap ko rin yung mga ibang abogado na ang practice na doon din. Mm. Yung ibang school of thought nagsasabi may abuso. Mm. May abuso, ha? Correctable. Pag may abuso sa kapangyarihan, pwede kasi ka tumakbo sa Korte Suprema for correction, for remedyo. Oo. Kasi halimbawa, gaya ng nababanggit mo, iba yung version nila, iba din yung talagang depensa natin. Mm-hmm. So, sino yung magdedesi? Walang third party na pwede na ano? Like kagaya, pwede. Malimit yan, di ba, Korte Suprema? Last resort. Ang mag-interpret ng batas ay Korte Suprema. Mm. Okay? Ang gumagawa ng batas ay Kongreso. Hindi na yan idadaan sa local court. Hindi na, well, pwede rin. Kaya lang karamihan ng local court, makakabahan eh. No? So, karamihan ng mga petitioners o parties ay dumidiretso po sa Korte Suprema. Mm. Now, may iba namang school of thought ang sasabi, hindi, kapangyarihan nila yan eh. No? Alam mo po, ang batas ay all sweeping. Mm-hmm. Ibig sabihin, attorney? Ibig sabihin ay ang kapangyarihan ay nandyan. Mm-hmm. The only limit to that is, ito, sinasabi ito sa mga jurisprudensya. Excuse me. The only limit is to make a man a woman or a woman a man. Sinasabi na yun palagi. Milagro na lang. All sweeping, oh. The only limit is to make a man a woman and a woman a man. So, yun na yung mangyayari ngayon, no? Now, so, ang punto dito na gusto ko emphasize, no? Itong panukalang batas na final ni Congressman Gutierrez na i-recall, no? I-recall o i-revoke ang prangkisa ng SMNI, dadaan pa yan sa Senado. Mm. At frankly, no? First time mangyayari ito, partner. Ha? Uh-huh. In fact, yung hearings yan, first time din yan. Eh. So, pang pinala sa Senado yan, first time din mangyayari yan. Mm-hmm. No? Pero pag ganyan ba, attorney? Halimbawa, ganyan na mga sinasabi nilang violation. Pwede ba nilang magkusa sila, audit lahat na lang? Partner, lahat na lang pwede. Diba? Lahat, pwede. Lahat din na lang nila. Kasi ito ang katanungan ko, partner. What is so special about SMNI? Yes! Oh. And, bakit natin, alam mo, partner, pag nagbili ka ng batso? Attorney, tanong lang yun, ha? May question mark yun sa dulo, attorney. Question mark. Bang! Okay, alam mo, partner, pag sa Iloilo ka, partner, halimbawa, pumunta ka doon, bibili ako ng batsoy. Batsoy. Merong super special batsoy. May special batsoy. Ano bang kaibahan ng special, super special? Alam mo, partner, ang super special ay may itlog. May itlog? Merong chicharon. Ah, yan. Yung special lang? Ang special lang, walang itlog, chicharon lang. Chicharon lang? Ordinaryo, laman lang ng halimbawa, mga tinae, no? Mm. Pero wala na, wala ata chicharon yun. May kaibahan. May kaibahan. Hindi pwedeng pare-pareho. Mm. So, tanong ko, what is so super special about SMNI? And, do you think, wala ding ganito na, itong sinasabi ninyo na mga violations ko, no, wala din ba ito sa ibang network? Sa tingin ko, partner, may violations din eh. Sabi ko nga kayo, partner, eh. Mm. Kung lahat dyan ay isasara mo, based on sa pagkakamali ng angkor, lahat yan walang matira. Mm-hmm. Ito pa, partner. What is so special about SMNI mm-hmm. na ang kamara gagastos ng panahon? Ha?
pera, no? Para lamang i-google dito sa tatlong hearings. Oh, papatawag yung mga government resources na dapat may trabaho pa si sir doon sa kanyang opisina. Patawag, pupunta dito. Nauupo doon ng 6 na oras, partner. Mm-hmm. Tatanungin ng maikli. Ano, what is so special about SMNI? Dito nga natin makikita, mga kaibigan, ang mga karumal-dumal na ginagawa ng mga tongresista na ito at mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan na hindi na nga makatarungan ang kanilang ginagawa. Kaya naman dapat imbestigahan ang mga tongresista at mga pulpolitiko na ito na talagang puro mali-mali ang kanilang ginagawa at mukhang pera na lang at pera-pera na lang ang labanan sa bansang Pilipinas na ito na tila nakakahiya na tanggapin, ngunit ito ang katotohanan. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.